This is Rulad Bohol. Welcome to Champ TV. Want to introduce my special guest tonight. This is the stuntman, fight instructor, character actor in the Philippine movie. They call him the Black Lion, Binson Dalina. Pare, welcome to Champ TV. Bumati ka muna. Hello mga kapatid, mga taga-subaybay ng ating programa ni Brother Rodolfo. Ako nga pala si King the Black Lion, character actor from the Philippines. As usual, ang ating trabaho ay lumabas bilang isang masamang tao sa screen. Pero uuna ko na po kayo, mabuting tao po ako. Salamat po, dapat imita. Pati pala yung ating mga kapwa-stuntman sa Pilipinas at ibang bansa. Of course, my team, isa stunt na po ang ating grupo at ang Moscow. Salamat okay. po. Maraming salamat. My pleasure having you in our show. We would like to introduce you, our co-host tonight, Santos Wang. Joyce, tell us about, anong balita ko ngayon? Mayroon kayong ginagawang TV series? Bro, ano kasi yung channel ngayon nung natin TV series? Dati, GMA. GMA pa rin. Hindi, napunta sa YouTube. Nag-YouTube na tayo eh. Oh, okay. Alam ko, babalik sa GMA. Inaayos lang. Yung time slot ano kasi ang problema ng time slot. Kaibigan TV series? Okay. Ayun po, parang minipot yata sa main channel. Hindi ko alam po, cable yata. Okay. Pero yung wala namang problema kasi everybody no everybody understand na ano siya nangyari sa ABS-CBN, right? Pero yung GMA7 okay naman, di ba? Naka-air naman kayo, di ba? Okay, that's good. Okay, so we have to can you tell us about your journey, how you enter the movie industry? Joyce? No, you. Ako, yung pinag-umpisahan ko po, ako ay bata pa, mahilig po ako sa tumbling at karakarati noong araw. So, dumating ako ng Maynila, tamang-tama yung mga pinsan ko, may ensayo, inimbita ako. So, bukala ko, isa martial artist yung napasukan ko. Pero surprise ako after a year, na pag-istama pa rin na pasukan ko, na hindi ako sisisi, natuwa naman ako dahil pangarap ko din yun. Hindi nga lang, pagpasok ko, dali ako natuto, hanggang sa naging double-double ng mga bata, hanggang sa, ito na ngayon, kahit papaalo awat ng Diyos, nakikilala na rin. That's very good. Sa mga nagtitiwala mga director, producer, kapwa-artista, yung mga lead star natin na nakasama, kinukuha tayo. Yeah. Napaka-bless ko rin dahil may mga kasama ko mga artista na nagtiwala sa kaya ko bilang isang character actor at stuntman. That's very good. Hindi kasi nakikita naman ng mga director yan sa mga kasama mong artista kung paano mo yung craft mo sa bilang isang actor. Kaya pagbaga nakikita nila na seryoso ka sa ginagawa mo at saka ikaw nakikita ko napakabait mo napaka down to it mo nang kaya I think it's easy to get along with you kahit ako siguro maging ka-artista mo hindi naman ako mahirapan makisama sa iyo. Go ahead. Yun naman talaga ang sekreto sa trabaho natin. Kahit sa ang aspeto ng trabaho, dapat may pakikisama ka. Siyempre, maging totoo ka at maging seryoso sa trabaho. Kasi, yun ang magiging puhunan mo para ikaw kunin ng mga katrabaho. Kahit ano man trabaho yan. At kahit ang seryoso ka at talaga ikaw may respeto sa kapwa mo, kukunin ka. Oh yeah, that's very good. Okay, Joyce, bago natin pakatahin ng ating special guest, baka pwede you want to see something? You want to see something, Joyce? Ano po? Bago natin pakatahin si yung special guest natin na si Bro Benson. Baka meron kang tama. Oh, pakakantahin kita ngayon. Alam ko hindi ka lang pang artista, pang musikero ka pa. Sir, si Benson. Hindi.
Hindi, hindi. I mean, tinatanong nga kita, bago natin pakatayin si Vince Robinson, may baka ba gusto, meron kang gustong batiin, sabihin, mag-ano ka? Kala ko sir, kakanta ako, ninervis ako. Okay, okay lang yun. Ay, pwede naman kung gusto mo kumanta. Ano po, I just want to invite everyone to watch our Kaibigan TV series, episode 1 to 7 sa YouTube channel for the Lenten season. Then yung season 2, soon po to be announced with Rob Benson bilang aking asawa sa series na yun. Oh, si good. That's very good. Ako po bilang TV. Good luck. Good luck to that. Ito ang po TV series po. Yes, abangan natin yun. And good luck to that. And of course, nga pala, bago tayo makalimutan ha, gusto ko magpasalamat sa ating producer, the Perkins family. Ay, ako pala. Siyempre, sa ating dalawang bida, ang Perkins twin. At siyempre, the staff ng kaibigan ay maraming salamat sa napakasayang shooting natin na napakapuno ng pagmamahal. May gabay tayong Diyos na kasama lagi sa ating mga trabaho. Salamat, Brother Tarni, Perkins, sa pagtitiwala mo sa amin ni Joyce. At nakabilang kami sa isang napakalaking project na kaibigan. From the movie to TV series, ay kasama po ako at karangalan ko po yun. Salamat na mabuhay. Thank you po, Sir Danny. Thank you. Mabuhay kayong lahat. Okay, now, we go to the main topic. Okay, ate, balita ko bro, dumagaling ko raw kumanta. Baka bigyan mo kami ng ano, pampagana ngayong gabi. Wala akong alam na kanta. Ay, yung mga kanta ko, pang ano yun eh, pang lansangan lang. Oh, talaga? Eh, di okay lang. Tablo. Ba. Ano bang kakantahin ko rin? Wala, hindi ko kapisado yung mga kanta. Kahit yung chorus lang daw. Ah, chorus lang. Yeah. Ano bang kanta maganda, Queen? Alone again, I feel so alone again. With the emptiness, I just can't hide. Picture me with a broken heart. See the tears round down my face. Yun! There you go. Yung title po anyway. Yan, para malinaw sa inyo, come back to me with Uriah Heep. Yeah. That's very good. July morning. Okay. Ay, ang mga ano, may iba, balik tayo dun sa mga ano, o sa atin merong pumasok. Richelle Evangelista. Hello po. Okay, hello. Yo, mayroon kaming special guest si Benson. Okay. Bibigyan tayo ng jacket. Welcome to Champ TV, okay? Thank you very much for the support. Okay. Thank you. So, Mari Benson, ano, ikwento mo nga sa amin kung ano, kailan bang ano, kasalukuyan besides sa TV series na ginagawa nyo ni yung co-actor mo na si Joyce, mayroon ka ba ibang nakaschedule ng mga movie coming up? Well, actually, after nung TV series ko, nakadalawa, tatlong pelikula ako na ginawa. Mm-hmm. Yung Isla with Derek Barry Gonzalez. At saka Housemate with Derek Roman Perez. Mm-hmm. At saka itong isa pang ginawa ko sa Bataan. Princess Diana. Princess Diary with Maymay. Grata. Oh, okay. Ano? Entrata? Oh, yun yung sinabi ko. Entrata ba? Entrata, di ba? Siyempre po, may naging isa akong commercial ngayon na kasi may pinapalabas sa TV ng Pilipinas ang Alerta. At good news naman, kagabi tinawagan ako ng producer ko na si Jerry Briseño. Gagawa po ako ng isang pelikula ngayon, starting April 20. Yun po ay ang Katipunero. Oh. Wow! Pero, yung bida po, bago pa sabihin, pero or preparing po kami ngayon sa mga tao, sa casting, at isa pa ako sa mapal na tinawaga para maging kaparte ng pelikula. Okay. Sabi ni Richelle Evangelista, sabi niya, wow, ang galing naman. O siya, salamat po. Yeah, Miguel Satao po. Yeah. Ito,
Okay, so Joyce, ano naman ang ano? Ikaw rin may besides sa TV series niyo ni Bro Benson, mayroon ka bang ibang project pang naka inline sa iyo? Meron po sir, ongoing pa po yung casting, pero hindi pa po pwede sabihin kung ano po yung title, saka ko yung cast. Kasi hindi pa po complete, parang on meeting pa po sila. Soon po, okay na po. Ganun po ba? Okay. So, yeah. So, yan nga pinagkukwentuhan namin kanina ni Bro Benson, yung mga, mga kasama natin sa industry na marami na rin na maalam. Sana nga nakakalungkot dahil matagal mo kasama sa industry tapos bigla na lang mga icon na yun, mga icon talaga. Mga icon yung mga yun, talaga mga batingan na hindi pa ako pinanganak, mga artista na may ating kontrakida, bida. Kaya nung araw kasi, hindi ko maalala ko si Rudy Fernandez at siya ang naging presidente si Rudy Fernandez ng Actors Guild. CAP, di ba? Yeah, kasi noon member din ako ng CAP bago ako umalis. Tapos bago ako umalis diyan, yung huling laban ko sa Ninoy Aquino Stadium sa Thailander na inagaw ko yung Junior Bantamweight title, siya nagdonate ng trophy. Sabi sa akin, gagawa kami ng movie daw, sabi niya, action movie. Sabi ko hindi pa pwede ngayon kasi paalis kami ni Mrs. Lorde papuntang United States. So sabi niya, pagbalik mo, sabihin mo, gagawa tayo. Ay nagkataon naman na tumagal ako sa US, yun, nakalipas ata na isang taon na balita ko, yun nga, namatay. So, napakabata, nasurprise ako doon. Kaya ganyan na tuloy. So, siguro kung hindi ako napunta dito sa Amerika, baka maaaring badigad-badigad mo ako ngayon. Malamang. baka nakatambal pa natin si Joyce. Sana sir, makagawa tayo ng movie. Ano yan? Makagawa tayo ng movie. Pwede yun. Tapos, pwede yun po. May ginawa ko dyan. At ang ganyan ang producer ko, si producer pa si Brano. Carmelo si Brano. Modeling director siya diyan na nag-produce dito, ako nag-direct ng pelikula, kami dalawa. Area na sa Netflix, alam ko eh. International yun, maganda. Yeah. Rishel, Imangalista, sige, pwede ka bumaba ng bahay mo pwede kayo mag-ano dyan, mag-bisitahan, okay? Welcome to Champ TV, thank you for watching us. Okay bro, go ahead. May mga international movies na nagawa. That's very good. That's a good achievement. Yun lang maganda, marami tayong nagawa, napunta ng Europe. Pelikula dyan, yung mga kumbaga parang Dolphy at saka parang Big Photo sa Pilipinas, nakatrabaho ko sa Paris, France. That's very nice. Natala nila ako dyan ng mga action star ng mga Hollywood, nakasama ko na lang at house hat. That's very... Pinakamalaking karangalan para sa akin na makasama ko sila, Rod Steiger, pinakasikat yun, ito ka, Bridget Nielsen, Joe Lara. Wow. Jackie Chan, mga nakasama natin, Chuck Norris, mga nakasama natin sa Pilipinas. That's very nice. See, kita mo yan. So, ilang taon na, how many years na yung ano mo, yung nasa movie industry ka? Ako, matagal, almost nasa 36 years na. Oh my God. More than 3 decades na. No? So, wow. Kasi 48 na ako ngayon, nag-start ako, 12 years old. So 36 years na po ako sa industriya. That's at awa nice. Ng Diyos, nakaka-survive pa naman tayo kahit may pandemic. Oo nga. So, sa nga, si Carlo Caparaz ba still alive or? Sino? Sige, direct Carlo Caparaz. Yeah, andyan sa Amerika. Andyan sa Amerika ngayon. Dito ba siya ngayon? Anong, hindi ko na alam kasi lately, hinahanap namin siya kasi gagawa kami sa NBA dapat ng project. Ang hinahanap siya.
Oh. Na-notice namin na sa Amerika si Dre Carlo, muna namatay asawa niya si Ma'am Nova. Oh yeah, I remember, kasi I remember both of them kasi sila yung nag-produce ng movie ko eh. Oh, nandiyan sa Amerika si Dre Carlo, tumigil sa pagdidirect. Oh wow. Yeah, talaga matay yung kanyang partner eh. Parang nawala na siya ng gala sa pag-i-direct, kaya nabuhay sa Amerika na lang. Siyempre, siyempre. Ah, siguro po, pero isa sa kawalan. Nag-retire na siya siguro. Hindi, kaya magaling nga. Magaling manunulat na sa comics ng araw. Iniidolo natin yun eh. Mula kasi nung lumakas ang television, nung humina ang pelikula sa mga para-piracy na yan, maraming mga taga-pelikula na ang hindi naging active kasi ang TV nung araw, di ba, hindi pinapansin yan eh. Oo nga. Pelikula. So ngayon, nung nagka-TV, so yung iba hindi na nag-focus sa TV, kaya mga, puro mga bagong actor na pumasok sa TV. Yung mga taga-pelikula na pag-iwanan na. Oo nga, napapansin ko nga yun, marami na pumasok sa mga TV series. Dumami ang artista na nagsulputan, yung mga dati mga artista tuloy, bibihira ang nakabalik, bibihira ang nakapag-continue sa TV. Isa lang gusto ko magpasalamat sa industriya dahil mula na pumasok ang Coco Martin sa industriya, marami namang nabuhay ng mga artista ng mga dati na hindi napansin. Ngayon ay binigyan pansin ni Direk Coco. At pasalamat ako, isa ako doon sa binigyan niya para makilala ng lumusan sa pelikula. Napakabuting tao niya, kaya pinagpapala. Kaya Direk Coco, kung nakikinig ka, nanonood ka, shout out sa iyo, Direk. Maraming salamat sa mga ginamong tulong sa akin at sa ibang kapwa ko artista. Sa mga bagong nag-artista nang dahil sa iyo. Salamat sa iyo. Tuloy mo lang yan. Okay. Nag-shout out to Direk Coco Martin. Salamat kay Direk Coco sa nang dahil sa kanya. Maraming mga dating artista na naibalik niya sa industriya. Maraming bigla naging artista. Maraming nakilala dahil sa kanyang binigay ng mga pagkakataon para may pakita ang galing ng bawat artista na nasa kanyang paligid. Kaya Direk Coco, salamat na maraming sa iyo. Yeah. Saka yung ang pagbalik niya. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah, that's very good. Mabuti naman yan. At saka merong isang artista na marunong lumingon sa pinanggalingan niya at saka inaalagaan niya yung mga taong... Kasi kung tutuusin naman, dapat naman hindi kayo pababayaan kasi gawa ng kung hindi dahil din sa inyo, hindi rin mabubuo ang isang pelikula kung hindi dahil sa inyo. Tama. Pero bibihira ang nagbibigay ng pagkakataon sa isang mga character actor, sa mga bagong artista, pag hindi ka malakas sa kung saan. Pero itong Coco Martin, pag nakita ang kanya ng galing kahit hindi kanya kilala, ipapasok kanya. Yan ang that's very good. Hinahangaan ko sa pagkatao niyan. That's very good. Dapat naman talaga ganun eh. Kaya para lahat mabigyan ng pagkakataon. Yun ang maganda. Saludo ako diyan, Coco Martin. Salamat, magaling. Yeah. Yeah. So, at syempre nga pala, papatawarin mo pala ako, Sir Rodolfo. Sasamantalain ko na ito, baka may nanood. Go ahead. Gusto ko pasalamatan ng aking mabuting senador, Lito Lapid, sa napakabuting puso at ng iyong anak, si Gov. Mark Lapid. Kayo ang sumuporta sa akin sa pandemic. Kahit hindi ako magsalita, tinutulungan niya ako. Salamat sa iyo. Sa inyong mag-ama talagang saludo kami. Sa ang artista na senador at Gov. Mark, salamat sa inyo. Yeah, mga idol. Magaling mga artista. Mag-idol ko yan si Lito Lapid noong araw pa eh. Kuminsan eh. Hindi lang sa pelikula, brother, magaling yan. Talaga sa totoong buhay, sobrang galing yan. Oo nga, nakikita. Yeah, nakikita ko nga kasi yung personality niya pag napapanood ko siya sa Senado. Makikita mo naman ang tao mo na matulungin at saka mapakumbaba. Hindi ko makakalimutan yung mag-ama na yan. Sobrang galing yan. Sobrang napakarami tinulungan. Ilang dalawa, nakasama ko na rin sila. That's very good. Kaya alam ko lahat na karamihan kadalasan ng mga artista at saka mga stuntman, kudrabida, at mga bida, kadalasan nagagaling ng Pampanga. Ano ba ang sikreto ng mga Pampanginyo sa larangan ng pelikula? Ah, ikaw muna. Ako ha.
hindi ako kapampangan, pero sa nakita ko sa mga nakasama ko, ay ang mga maraming magaling umarte dyan. Isa na si Jeric Rabal dyan, magaling din yan. Kapampangan yan. Oo. Yan, si Senador Lapid. Si Camille Rojas. Camille Rojas, kapampangan yun. Artista rin ngayon, nasa Amerika na. Mga kaibigan ko yan, ang babait yan. Rudy Fernandez, bro. Si Kuya Rudy, ano siya, half kapampangan siya. Sino, sino? Kuya Rudy Fernandez. Oo, oh, tagapapanggan na daw yun. Oo, naalala ko. Kapampangan din. Kasi parang nabasa ko yung biography niya, yung parents niya ata taga-Pampanga. Lubao po si Kuya Richard Richard Kwan, kapampangan. Kaibigan ko, magaling lahat. Best actor ngayon yan. Richard Kwan. Yung nga, sabi ko nga, mga kapampangan, hindi ako kapampangan, pero nakita ko, nakasama ko yung mga yan, magaling umarte at mabubuti ang puso. Kaya siguro, maraming artista nagmumula dyan. Dahil sila binibless. I see. Taga saan po kayo, Provinsa? Matanong lang. Ako po ay Tubong Samar po ako. Ako ay Samar talaga. Oh, yeah. Alam mo ba yung... Samar po ako. Alam mo ba yung father ko, nang pinagalingan nila sa Hinundayan Leyte. So, Leyte at saka Samar, di ba? Magaligit na yan. Malapit sa akin yan. Malapit na sa akin yan. Magkarugtong ngayon eh. Oh, that's very good. Yeah, but I never been there though. Pinanganak ako sa Negros Occidental kasi sa Bacolod, Morsia at saka sa Himamaylan. Ah, okay. Kaya yung mga ano ko lang, mga ninuno ko, yung grandparents ko, yan doon sila nang galing. Sarangani po? Sarangani is Dasmani Pacquiao hometown, I think. Yung sa akin, nasa... Yung Sarangani, kasi Bisaya at ang salita doon. Ako, nasa Panay Island ako sa Negros Occidental, Region 6. Yeah, so, yung sakop noon, mga Iloilo, Aklan, Antique, Negros Occidental, yun yung Region 6. Yeah. Mga napuntaan ko yan, nakapag-show ako dyan eh. Oh, talaga? Negros. Oo. Yun. Pero yun, umalis ako doon 1990 and since then hindi na ako nakauwi. Kaya nami-miss ko na rin yung Pilipinas. Matagal na rin. Oo, at saka yung mga kapwa na mga artista na noon at ngayon, gusto ko rin makasalamuha. Kaya pag naka-vacation siguro ako, baka gusto ko dumalaw sa inyo. Kailan po last week niyo, sir? Ano yan? Ilan po yung last uwi niyo sa Pilipinas? Tagal na. 1990. That was December. December 1990. Nagba-ano lang ako doon sa probinsya sa ano. Kasi 31 years. Yeah, 31 years. Simula noon, din ako nakauwi. Kasi yung nanay ko naman, ayaw na pumunta dito kasi may edad na, tapos may sarili na siyang pamilya. Kasi I'm the only child in the first marriage of my mom. Nag-iisa lang ako eh. And I was only 1.5 years old when my father passed away. Ang father ko kadati kasi balita ko namatay din dahil sa politika eh. Yun ang kwento nila sa akin kasi 1.5 years old lang ako. So, na-ambush sila sa, right after the election daw. Papunta ata sila sa Mambukal Hot Spring doon. Yung pababa daw sila ng kasi may merong mga big river doon connected to the ocean. Nagbinabas-basta nila yon, inambos daw sila doon. Dapat tatlo yung patay sa kanila eh. Yung namatay, on the spot, namatay yung tatay ko at saka yung grandfather ko. Pero yung uncle ko na driver, tumalon sa bridge, na-survive. Pero ngayon may parang pelikula nga ito, parang hindi ko true to life story. Mayroong butas dito ng bala sa noo niya. Kasi ang nangyari, kasi stray bullet. Nang tumalon siya, binaril siya, tumama yung bala sa bato, tapos tumama dito sa noo niya. Kaya nga sabi ko, paano nabuhay ko, tinamaan sa noo to. Kung totoo talaga tinamaan diretso sa noo to, patay talaga automatic to. Pero stray bullet pala. Stray bullet. Pero ngayon makikita ko siya hanggang ngayon yung bullet hole dito sa noo niya mismo. Buhay pa ngayon. Yun yung older brother ng tatay ko. But ganun talaga ang buhay, di ba? No matter what,
no matter what, no matter what, ang life, naulila ako nung bata pa, pero, you know, no matter what, life must go on. Yeah, ito ko ngayon, di ba? So, yung ngayon, mga parents ni mother ko, maligaya naman sa sarili niyang pamilya doon, at bago ko umalis, like I said, yun nga, pinagawa ko sila ng bahay, nilipat ko sila doon. So, sila naninirahan doon ngayon. So, yun na, nakakausap ko lang siya through, like this, internet. Ganun talaga. Lahat naman tayo may kanya-kanya tayong story sa buhay natin, di ba? Tama. Kaiba pa, pero mayroon tayong mga istorya sa buhay. Exactly. Yeah. Pero si Bro Benson po, nag-direct po ng movie yan. Oo nga, di ba, ano ka na, nag-direct ka na rin ng mga movie pala. O daba, yeah, okay. Keep it up. Maganda yan. So, tayong project na ano, pin. Yeah, maganda. Sino ko may meron ko pinaplano, ready na po shoot, nagka-pandemic lang kasi uli. Oo. Kaya medyo antala. Pero sana after nito ay matuloy. Sino? Marami ba mga, sino ba mga producer ngayon dyan? Mga main producer at saka yung kasalukuyang nag-unspire? Mga freelance producer. Siyempre, nandiyan yung mga Viva, Star Cinema, PBS, GMA, Channel 5, kaya mga indie production. Marami naman dito. Marami naman. Okay. Yung audio mo, bro? Yung mic mo ata malayo? Hello. Itaki video, close mo yung mic mo sa... Ayun. Marami pang producer dito ngayon. Mga individual producer tsaka yung mga talagang dati na napuproduce nandito pa rin. Oh, that's very good. That is, ganun pa man, dahil may pandemic, so limitado lahat ang trabaho. Yeah, totoo. Kasi ang laki ng costing ngayon, panagpelikula ka, nag-TV ka. Kumbaga, yung mga lock-in, yung mga accommodation, tsaka yung swab test ang pumapatay sa kanila. Kaya medyo nagbababa sila ngayon. Kaya pala, oo nga. Pati yung mga tiip ng mga artista na babawasan dahil yung kinukuha yung mga pang-swab, yung accommodation. Oh my God. Malungkot, pero tuloy pa ng trabaho. Wow. Mag-i-stay kayo sa hotel mula ang isang lockdown. Yeah. Kasi apektado tayo lahat eh. Kahit saan dito naman sa amin, ganun lahat, din. Lahat. Buong mundo ito. Yeah. Walang ano dito ngayon, walang superhero dito accepted. Ngayon. Pantay-pantay tayo lahat. Yeah. Ang ating mga gawa ay manalangin talaga siguro na matapos na to para makabalik tayo sa normal. Oh. Ay, bro, I would like to say get well soon po kay Mr. Dindo Arroyo, kay Kuya Dindo. Si Dindo Arroyo. Ano ba nangyari kay Dindo? Kilala ko yan noong pa eh. Kasama namin sa kaibigan, kasama namin. That's very good. Sa namin, kasama namin siya. Kapampangan din yun. Pampangan din yan, Dindo Arroyo. Oo. Yung sa-guess natin siya. Kausapin ko. Oh sige, yeah, pwede natin. Sige, sasabi mo. I-guess natin. Oo. Lahat na gusto mag-guess dito, sabihin mo, wala problema dito. Welcome sila lahat dito. Ayos. Yeah, wala po ano. Sino po ba mag-ano tayo? Ako na, natutuwa nga ako dahil na nakakausap ko kayo. Karangalan ko yun. Yeah. Opo. Okay, and ako bago tayo magwakas siguro mag-ano na kayo kung gusto niyo lahat na gusto niyo i-promote niyo na. Yo, bago tayo siguro maghiwa-hiwalay, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo Sister Joy sa pagkakataon pagpapakilala mo sa akin kay Brother Rodolfo. Salamat at ako'y nakapag-guest sa inyo. Karangalan sa akin yan. At syempre, doon sa mga kapwa ko, mga manlalabas, character actor, starman, mga kapatid, isa lang lagi ang sinasabi ko, laban lang tayo kahit may pandemya, lalagpas din to. Huwag tayong tumigil manalangin dahil ito ang ating sandata para makalagpas tayo. Kasi kung tayo ay mawalan ng pag-asa, ano pa? So huwag tayong bibitaw sa totoong may kapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid, at sana makabalik ako rito. Oh, siyempre, anytime. Anytime, bro. Anytime na may gusto kay promote. Anytime na gusto may promote. Yeah,
punta ka lang dito. Sabihin mo lang kay Joyce o kaya i-direct message mo. Welcome ka. Salamat. At saka sa lahat natin mga kaibigan niya, kasamahan sa industry, gusto nila mag-guest dito, sabihin mo, sige, welcome sila dito. Lahat na gusto nila i-promote, tutulungan natin yun. Ayos. Salamat na mabuhay. Oh, at saka sinishare ko naman ito lahat sa na social media pagkatapos natin. Hindi lang sa YouTube. Okay. Thank you. See you soon. Okay. Joyce, anything else? Bago tayo magwakas? Sige po. Sir, I would like to greet my mom, si Joy Santos po, bukas birthday niya po. Birthday po ng mami ko bukas. Happy birthday po, Mrs. Santos. God bless you. Stay healthy. And wishing you all the best. Okay, binabati ko yung pamilya ni Bro Vincent. Kamusta po kayo? Wishing you all the best. All right? Stay healthy. Ang cute ng baby mo, ah. Natutulog si Kuting. Okay, you're welcome. You're welcome, bro. Thank you very much. Joyce, thank you very much again. And we'll see you soon. Opo. Okay. Thank you. Bye-bye. You take care. Bye.